Okay, mga lords. So, going tayo Davao City. Time check po ay 8:45. Yeah, 8:45. Alas din ang kinapawan, 8:45. Oh, okay, go, go, manang, go, 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 go. Medyo okay ang panahon ngayon, mga lods. Hindi masyadong mainit. Ewan ko lang doon sa bandang Davao. Ayos. So Abe, ang transaction natin sa Davao is mag-renew ako ng passport ko, mga lods. Actually wala na akong balak sa nang bumiyahe, pero may baka may mga invitasyon tayo sa ating business partners. Grab ko na rin yung chance na mag-renew ng passport. In fact, last month gusto sana akong papuntahin ng Panama City. Ewan ko kung magkatotoo, siya pa rin yung mag-sponsor sa akin. So kung totoo, grab ko na. Kailangan din naman natin yung passport. Pop in Daig, relax lang. Takbong pogo lang tayo, mga lods. Alas ano pa na kayo, appointment ko doon mga alas 2 pa para makapag-relax na rin sa mall. At kung ano pang pwedeng gawin while in Davao City. Yep, yep, do. Gusto ko mag-motor today para matesting na rin natin yung yung kinabit ko na bagong Corsa tire 2 days ago. Una yung mga kurbada na ganito, sinubukan ko parang dudugas. Okay na siya kasi yung picnic pala doon, yung tire pressure sundin na natin yung nasa manual mga loads, mga katropa kong ABB, 33 sa likod, 29 sa harap. Maganda naman, okay lang. Pero iba talaga yung stock tire, mas makapit kami kasi. Pero so far, okay naman siya. Sana matagal-tagal na maputput yung Corsa. Tower ko 10 months lang. Sa 10 months naka 8,300 order ako.
lamang doon yung nakali sa mga rough road, mga medyo lupang na bato, no? Siguro sa ano na rin. Hello po. Saging mga kilawa. Monday nga pala ngayon, June 13. Oh, mga fellow bikers. Hello! Pero ayon sa weather apps ko mga lods sa Davao, mukhang aambon by 1 to 2 p.m. Kaya mas mabuti ng 12 noon pa lang nandun na tayo. Ay! Let's see, kung clear. Pwede. Pwede pa, isa. Kaubo. Excuse me, mga lods. Ano magandang gawin natin dito? Ala, kakantahan ko kayo while on the road. Okay ah, makapit siya. Walang problema. Kapit 60. Takbong 60 lang. Uy, makilala ko ta ba to? Top speed ko dito mga lods nasa 112 lang naman eh. 112 hindi pa ako naka lagpas ng 112, ayawan ko ba, okay na yun, no? 100 nga eh, suabi lang. Darkness, my friend, I can't talk to you again, because the visions of me will be, while it seems when it was falling, and the vision that was planted in my brain still remains, still the same.
Jis. Wala, kulang pa sa tagay. Hindi ba po ini? Talagang ko sa mga kaulimi o sa sports hindi ko masarap pinag masdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansinpa bawat ngiti mo may gayunan dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo ikaw pala ang aakit sa puso ko mo ang gagawin sa utos ng damdami para bang langit na kahirap tigil sana'y hatawain ang puso ko sa'yo nais kong malaman mo na iniimpik kita ayos ba ito? It's a missing words hindi kita inahabol ha? Uy! Ano? Gusto mo ka man ang patata mo ng tingin ang sa bisawatan naging mga madaling kandahin kapag English kasi na kanta sa umaga kapag walang tagay wala hindi kaya kahit na may tagay shout out na sa ating shout out po siya na lang para may kausap ako ha ating mga YouTuber local YouTuber natin kasama mo yung local YouTuber alam niya kung sino yan si Leo Alam let's search niyo yung channel niya Leo Award TV medyo matagal na rin sa YouTube isang taon so supportahan natin yung channel niya mga Lods para umangat naman ako hindi pa na umangat nasa 1,000 plus pa lang naman yung nag-subscribe sa akin anyway yung sa YouTube mo yan ang sa akin, at least meron akong album no? Kasi hindi na uso yung bibili tayo ng album so yun na lang ang maging album ko pwede natin balik-balikan Bruno! Ganun yung kapasigit ka gusto ng pagpukod niya at least meron tayong gustong balik-balikan kung gustong tingnan pagtutuon ng buhok natin makita tayo ang action na memories na gumagalaw compare sa pictures
naman doon sa profiting site. Akala na come what may, kung kikita siya ng maganda. Actually maganda nga, kasi by next month, ganda siya. Kasi by next month, my first withdrawal na ako sa YouTube. So kung YouTuber ka, alam mo na kung magkano yung huling ano ko, yung sa cut-off last month na views. Sa lumabot, $87 lang. So, hello sir. So hopefully by July, lagpas na ng $100 yun. Yun, rap. Hello! Yun na nga, kung kikita, maganda, kung hindi, okay lang. Kasi yung sa YouTube naman, kikita siya ng malaki mga lots pag yung advertisement ay pinapanood nyo at least mga 15 seconds kung mahaba yung advertisement. So merong advertisement data na less than 1 minute o ano ba. Oh, Bikers, oh. Hello, Bikers! Kain ko ng saging. He was coming. Hello, huwag kang liliko agad. Oh, Quezante Marius, Quezante Makilala. Enjoy ko sa motor kasi alerto ka lagi compare sa kutsi. Dito daman-daman mo yung adventure, yung kasalubong mo na hangin. Seven West Virginia, Blue Mountain, Shenandoah River. Kita nyo pag English, hindi mo kabar na to. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like this. Count your love, take me home to the place I belong. Oh, is it? Niyabag na? Lagi kaya mo, kailangan pang tagayo pa sa English. Huh? Oh, nung araw, mga college days, punta kuha-kuha ko lahat ng mga kanta na yun, kahit walang tagay. Iba na talaga. Oh, marami akong mga friends niyan na alam nila kuwang-kuwa ko ganoon. Ha? Oo. Oh. Ay, tuloy natin yung shoutout sa mga YouTube friends natin. Meron din akong YouTube friends sa Bohol. Si Bohol Adventure Seekers. Subscribe din natin yung channel nila. Ba? Hello! Mga mo na ito po. Andoon sa mga friends natin na laging nanonood ang ating YouTube channel, of course, Combatoros Group. Yung mga kasama natin bikers at sa motor riders sa Combatoros.
Number one. So, please, Marayag. That's Marayag. John Russell Hamble. Erickson Pialago. Roy Gumapak. Sino pa? That's Richard Zamora and Josh Zamora. Glenn Topaz. Mga haks naman din dyan, Myers. Ray Flores and si Bondon, si Brad Bondon Rosendo, Kat Buri, si Mamburao, nandiyan na rin sa Kumbateros. Trix Del Mote, nandiyan din sa Kumbateros. Yung mga kasama natin sa Wise Bites, sa si Dudong Manunog, nasa si John Mark, shout out din kay itong kasama na mga combatitings, si Zed, Zed and GC Dadula, si Laika and Laika Kyla. Nick, shout out din pa paray Dalisay, Joel Dalisay. Teko na namin hindi nakasama sa Vikings si Dalisay up and Eli Du. Eli Du Lai, ano to, sniper, malakas yun, hindi natin kaya yan. Grabe yung mga malakas yung sniper ng mga loots. Pero kung si na Walter kung makakasabay na mga sniper, kaya nila. Si Walter Binting Binting, siya na rin sa mga Honda Cotabato Group. Then si Sir Jack John, diba? Sir Glenn Tour Malaluan Lag nyo, boop! Yan, si Sidon Polisco. Yan, sa Cotabato. Walter. Si Binking Binking. Joy Binking. Malakas mo Binking yan. Lag Bus! Oop! Dito nga tayo sa racer. Ay, si ma'am pala. Hello, ma'am. Siya nga. Nakalingan siya. Ay, na-video one ta. No, why? Hindi kayo i-upload sa ano. Alright. Okay, tuloy na tayong Locus! Ay, tapos na naman eh! Grabe po kayo makabinking ay kung sa'y sinta. Makabinking kaya si Ike sa'y sinta. J.B. J.C. Bayado. Sunod-sunod lang po na sa kaya Ike. Ano ba? Kaya mo kayo! Ikot! Tuloy siya! Kapitan! Maski ano yun mga lods, may tungkod yun, bing-ting-ting-ting yun. May pang nakasama rin. Si Coco Tabs, alam mo na yan, sniper.
150. Grabe na pabingking yun doon sa Arakan. Yung malang yung bababa na basurupon. Ay, isa ka daan o lang po lang, bingking kayo. Aray! Bingking-bingking. Ang alay sa approaching bansalan tayo rito. Alagpas na talagpas na ba? Ang boundary. Minahin ako ng nagtubo. Bansalan Davao del Sur. Hindi pa. Approaching pa lang. Mga kilometer-kilometer yung tawag nila dito eh. Hoy, barangay patrol. Mga ano kalaki ng mga doon. Yan ang ano mga si mga sa tricycle. Pag makakita ko ng tricycle sa harap o mga at least 200 meters, oh, 200 meters at least minor talaga yung mga Rus, iba to sila eh. Kahit nandito sila sa kabilang ring, pag nakita ng pasyo sa kabila, liliko. OMG, ang labas mo dyan. Liko agad. Marami na mga motor riders ang na-disgrasya dyan sa mga tricycle na yan. And then kung may mangyari, kung nakasurvive sila, wala kang magawa. Todo sorry. Yun lang. Bawat biyahe natin, huwag nating kalimutan na magdasal. Sana safe tayo, makarating sa paroonan at makabalik sa ating tahanan. Dito, lagi yung ano rito, halos eh. Yung daan okay pa. Gigibain para ayusin na naman, ha? Ano talaga? Pagpapasok
dada. Nantikan semai kita ada bagus. Let me now and again. Oh, rainy days. Rolling your eyes somewhere. Balikin ang temannya ang lyrics ko. Wag na! Ito ang alam tao. Tikal-tikal moves. Ay! Pantig ka naman ng linggan. Ari daw magsaysay dabar so simintado na yung knowledge. Andiyan yung friend ko. Shout out na lang sa friend ko dyan sa magsaysay. Si Lord James Cabayan Bonski. Nasa Canada na siya ngayon. Poging-pogi pa rin yung mama na yun. Kasamahan ko doon sa Davao, dating sa San Pedro College. Kapag San Pedro doon ako mag-alos, one semester lang, at least naka-San Pedro, yung nakapasa sa internship. One semester lang kasi no grade below 81. Panahon naman bago San Pedro. Nag 75 ako sa chemistry at saka psycho. Psycho 75 ako kasi yung klase namin dati sa psycho every Saturday. Saturday in the umaga na yun lang ang subject ko na Saturday. Alam mo na, tagakinapawan tayo. Nag-aral ng Davao, so weekly yung allowance. Friday pa lang wala na. Hindi. Baka Thursday pa lang ubos na yung allowance, no? Iba nga eh. Pag-uwi mo Sunday ang balik doon eh, sarado eh. Ah, Sunday nang gabi ubos na pang day. Ako, pero yung pagkain mo naman kasi nakakasira eh, kasira, o hindi kaya namamalingki, o Sunday, malingki agad, good for 5 days, o chipin-chipin naman yung dati, kasama sa room, chipin-chipin, sana kaya nilagay sa mundo yung mga kasama ko dati sa room, sila Randy, si Brady, Brady Rativo tayo. Oh, may kasamaan pa ko isa sa boarding house, si Peps pa ha. Oh, talaga siya si Peps na yan. Solid na ano yan. Solid Lenny. Nung kasagsagan ng kampanya grabe si Peps. Ako BBM. Hindi kita, hindi ako nagko-comment doon sa wall ni Pepsi.
masyadong ano doon si Peps, Lenny talaga. Anyway, tapos na yung election, Peps! Ha? Dawat-dawat na lang, Peps. By the way, about sa politika, well, para umangat ang Pinas, magkaisa tayo. Nangyari na yan, panahon ni Duterte, diba? No. 6 years kayo naging dilawan, 6 years tayong hindi nag-intindihan, 6 years din batikos ng batikos, walang nangyari. Na sumit pa rin yung mga gusto ni Duterte, kasi yung presidente yan, natural yung ano nila, yung programa nila masusunod yan. Hindi natin yan pwedeng diktahan kung anong gusto natin, kasi sila yung presidente. Kaya nga, respetuhin na natin yung nanalo sa eleksyon. Sabihin na natin na sa mga dilawan side, may daya ng eleksyon. Pag may daya man, portion lang. Sabihin yung daya po, walang daya yun. Talagang nahanam. Landslide yun. Part 1 million. Ayun na, opinion ko lang mga kabayan, na para magkaisa tayo, pa-asinso pang Pilipinas, tuloy-tuloy ang asinso, tuloy-tuloy ma-implement yung mga magandang programa, huwag ka natin batikusin. Ayun na lang natin, manalo yung mga kandidato natin. Okay, unity ang mga importante, yun na nga, unity. Anyway, kaya sino maging presidente, mga lods, tayo pa rin ang maghahain ng pagkain sa lamesa natin. Yung iba siguro malapit sa presidente or vice president, assistant, ganun talaga yan. Sila yung malapit doon, sila yung nakapagor. But bottom line, yun na nga, tayo pa rin ang kakayod sa pamilya natin. Kahit sinong presidente dyan, kung hindi tayo maghanap ng extra income, kung kulang yung sahod natin, hindi pa rin sapat. Kaya nga ako, wala naman akong income. Wala akong monthly income, mga lods, na natanggap sa gobyerno, sa kasi hindi naman ako empleyado na. Maghahanap na rin ako ng extra income, ha? Kaya magbibinta na ako. Ang ano-ano, ang importante, parang tayong pagkuhanan ng pagkain. Yan ang importante sa buhay, mga lods. For me, ha? Yan ang importante sa buhay, yung pagpanatili natin sa mundong ito. Makakain tayo ng maganda, sapat, at magkaroon ng siyempre yung sa needs natin, damit, ha? Ayos na yan! May matirahan tayo, okay, comfortable na tayo doon, mga lods. Kasi according sa Bible nga naman, yung naniwala sa Bible, yung hindi naniwala, huwag tayong magawa, diba? Sabi sa Bible, dito sa mundo ito, wala naman tayong madadala sa ating paglilisan
for we take nothing into this world. Yun ang sabi. Hindi ko alam mo, hindi ko kabisado yung verse, no? Pero nakasad yan. Sa anak ko yun, Timothy. Yan. Wala naman tayong madadala sa mundong ito, mga Luz, kundi yung ano lang natin. Lilisan tayo sa mundong ito na wala tayong dala, at babalik din tayo sa Apo. Andon, yun na nga ang karugtong nun ng sabing having food and clothing, we must be content. Timothy 6 verse 8 at ayun ang tutang church niyo. So, ibig sabihin, magkaroon lang tayo ng pagkain at damit sa ating sarili, ay maging kontento na. Eh, lahat ng bagay ay temporary pera. Ayon sa Bible, lahat all things are temporary. So, yan, magarang sasakyan natin, mga sasakyan natin, pag-aaral natin, temporary. So, hindi natin madadala. Okay, yun lang ang may share ko for today about sa Bible verse. Hindi mo na kailangan, hindi mo kailangan maging pastor o maging ano ka, pare na mag-share ng Bible verse. Alright, mga lads, enjoy life. Ano, malapit na tayo sa ano ito, apit na sa Bigos. Bondongin natin. Punto-punto lang, ano? Bigos na pala. May nabasa din ako sa Bible. Gusto nyo i-share ko yung ano yun. Ano ba? Please educate me mga yung mga pastor dyan na talagang malalim yung pagkaintindi sa Bible. Kasi saan ba yung ano, hindi ko as said, no, hindi ko masyadong familiar yung verses, pero nakasaad sa Bible mga ano. Para bang may favoritism yung ano, likas maka-enter ka sa heaven. Ha? Alam mo, wala ito na sabi. Kasi, ito, di ba, mayroong isang ano yung profession niya. Mayaman siya. No? Lahat nasa kanya na. So, tinanong niya si Jesus, di ba? Lord, oops, yung van na may sticker na, Lord Jesus, anong gagawin ko para makapasok sa langit? Abay, ang sabi, gawin mo yung mararapat, ano yun, lahat ng mga commandments, yung 10 commandments ba yun, no? Hindi naman sa lahat natin ng commandments, pero nandun eh. Kung ano yung mga nakasad, gawin mo yung nararapat, yung mga ikakabuti, parang ganun. So, sinabi niya, Lord, nagawa ko na yan since nung kabataan.
Oo. So, ibig sabihin, hindi siya pumatay, nag-knockout. Lahat. Ha? Sinunod na yung nasa Ten Commandments at kung ano pa yung mga bawal ng sinasunod niya. Pero mayaman siya. Oh. Ano ang sabi ng Panginoon? Anong reply sa kanya? Ang sabi ng Lord Jesus ay, okay. Ibinta mo ang lahat ng ari-arian mo at ibigay mo sa nangangailangan and then follow me. Aba! Tumalikod si Jesus nung lumakad sa lumakad na siya. Natulala yung mayaman. Ha? Kasi sobrang dami ng positions niya. At i-dispose lang pala para kanya pamimigay sa mayaman at sa mga nangangailangan. O, di ba? May favoritism kung saan sa pag ikaw ay papasok ng heaven. Iba yung ano, iba yung requirements pag ikaw ay mayaman. Sa akin huwag na tayo mayaman. Ayaw ko lang ha, kung anong meron tayo, maging contento. At yun, sinasabi ko eh, yung parang meron tayo, maging contento na tayo. Tumulong sa kapwa, kung mayroong sobra, may extra. Kasi nga, lahat ng bagay, temporary. Yan ang ano din eh. At share ko rin sa inyo mga Lods, yung bakit yung ganun yung pananaw kong New York ako ng mga logs. Nagkaroon ako lahat ng mga pangarap ko noon eh sa nung nas hindi pa ako nag-abroad. Masuot ko ito, mapuntahan ko ito, masakyan ko ito. I mean, nung nasa New York ako, hindi ako mayaman na wala akong sasakyan. Pero so, yung mga pangarap kong masakyan ko ito, nagawa ko. Dali lang. Bastos ka lang. May order naman dyan. Request ka lang kung ano yung mga sasakyan na gusto. Yun lang eh. Ma-realize mo. May driver ka pa. Ma-realize mo. Having an expensive vehicle compared to cheap ones, it will only take you to the same point. Ganun din ang ending. Well, anyway, kanya-kanya tayong pananaw sa buhay, kanya-kanya tayong magpalusot pagdating ng panahon. Yun lang, huwag tayong mainggit kung anong mayroon yung iba. Yan mga importante yung mga Lods, ang inggit ay nakakasama talaga yan kasi nasa ano naman yan. Huwag kang mainggit sa kapwa mo, di ba? Dito ako daan, huwag kang lumiko, ha? Diyan ka lang. Meron siyang gano'n, deserve mo yun. So, pinag-irapan niyo huwag tayong maingit mga Lods. Yun na nga, nasal tayo pala ko eh. Magkaroon tayo ng importante, iwan mo talaga.
good health. Kasi kahit anong may pera ka mga lods, kung sakitin ka o magkaroon ka ng malubhang karamdaman, yung pera, well, parang wala lang. Kung hindi lang pera, kahit anong meron ka, may mamahaling gamit ka dyan, mga gadgets o ano, kung may sakit ka, mawawala yung ano, yung value ng gamit. Okay, iniisip ko na mawawala yung importance ng bagay na yun. So mag-decide ka na naman kung ano yung importante sa buhay mo. Bugos na! Hindi mo akalain mga lods na mga nakakilala sa akin noon. Noon pa si Benny. Alam niyo! Mga nakakilala sa akin, hindi mo akalain na alam ko yun. Kasi iba talaga ano ko noon. Tapos yun lang. Mga friends ko, darating talaga ang point na mag ngilay-ngilay ka sa buhay ba? Nagkaedad na tayo, hindi tayo pabata. So time na ano sa buhay, kumbaga sa Bisaya, inusul ka na sa hindi mong kasalanan, no? Then praying is not enough. Basta lang makapag-pray, hindi, gawin mo. And then kumbaga kausapin din yung Panginoon regularly. How? Well, reading the Bible. Bigos na N-Max. Basta nakabuka ka yung angkas ng N-Max. N-Max to, malaki yung ano nila eh, sa likod. N-Max yun. Hello! Itlog o? Alright! And then, oh, banking, banking! Oh ano, saan ka? Tawid mo kong tawid mo yung kabilang ng sisa.
ito, electric cooperative. Aha, ito po ha. Oh, ha? Pag nag-brown out ka, wagas ha, mag ilang beses mo pinapatay minsan ha. Oh, ha? Kung tuloy mo magpatakbo ha. Tindihan natin yung hotel po. Hindi nila sinasadya ng mga lods. Talagang ganun lang sa system siguro yan. Patay sinding, patay sinding, patay sinding. One, dito ako. Heart of Santa Cruz. Ano oras na? 9:42 8:45 ko kumalas na natin, diba? Mahabang-habang video ito, mga Lods. 1 hour mahigit po, kasi ang dawa, 1 hour mahigit. So, sana, huwag kayong magsawang manood. Ito yung national road na pinapawan itong Davao. At least, yung mga hindi pa nakadaan dito, kung mag-motorride kayo, maluwang ang daan dito mga lords. Napawan to Davao. Ito, bandang Santa Cruz to ha. Santa Cruz, Davao del Sur. Ito kanina si, ano, si, sa makilala pa to, kasabayan natin, no, si Suzuki. Ganda nga bundok doon yung mga lods. Yan ang mga view na makikita natin dito mga lods. Santa Cruz, Davao del Sur. Ang takbo pa na alas 80 lang naman, ang 80 lang. Ito ang makapatak, 76 na nga. Yung pogo pa rin yan ha. Hindi ako nag 100 plus ngayon. Ano pa? Beauty ako. Pero siyempre, na-overty ko yung mga ibang fails. Kasi, nasa ginto lang din sila. Ito, 2 lanes to battery dito. Oo, ngayon 3 lanes na, ginagawa yung pang-apat. Ngayon yun, mga 1990s. Woohoo! Ito, lilipad ka konti. Kaya lang, ikaw nag-block ka sa jaring dyan. Hmm.
pagdating ng garong, alis tumago ng alos kasi nung Friday, pumatak ng 75 yung takbo ko doon na sa 60. Buo po na lang nakinig sa 7 words. Yan importante. Kinig sa 7 words. Kinig sa 7 words yung traffic enforcement. Last time talaga yung sa may ano? Sa may SM ba yun? G-Mod yung sa may ano? Sa Lanang. SM Lanang ko. Nag-left turn ako. Hindi talaga nakinig sa 7 words. May violation. 1 plus ata yun. Wala na tayong magawa kaysa pabalik-balik dyan mag follow up ng license mo asin. So pinakitaan ko na lang ng ano patry mo kasalanan ko hindi ko nangyita yung rolling turn pa natin. Maliit na sign, go left turn. Tapos at doon sa unahan yung nag-aabang yung ano. Dapat din talaga siguro, no? Ano? Sa ano? Kung saan yung bawal na go left turn, no right turn, doon mag-aabang yung enforcer para i-guide niya na saan palikot, na saan pwede yung lumiko. Yung mga enforcer yung nag-aabang sa unahan ng sign na maliit para makakumit ko ng violation and then alam mo na ay talaga buhay talaga. Wala mga Luz kung naka-record pa tayo ha. Kung naka-record pa tayo, okay. Baka namatay yung battery ko. Ayun o, bundok ko rin mga Luz. Ganda o. Gandang tanawin mga Luz. May init pero hindi masyadong ano, hindi masyadong masakit sa balat. Santa Cruz. May mabilis yan eh. Mga inbox yan. Pumapalo ng 120 yan sila. Okay. Isip na kanta. Tula, wala din. Ha?
paano po kayo alihin mga lods? Ayaw na lang ko, ituloy ko na lang yung kwento ko sa college life ko. Makulay din yung college life ko, mga lods. Biro nyo, naka isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na school ko sa college. Kita mo yan. Talagang na kayong nakakilala sa akin, hindi talaga maniniwala yun. Yun na nga. So, bumagsak ako dun sa, ano, nag-75 ako dun sa San Pedro. Talaga, guys, hindi ako makapasok ng ibang school. Davao Duc or Broken Chair. Kasi nga, nalaman ko yung grades ko na bagsak. Late na. Patapos na yung ano. Malapit na patapos yung mga entrance exam ng bawat eskulahan. So, no choice. May discover ako. Yung maths, College of Technology, nag-offer ng ano. Nursing ako naman eh, pumasok sa San Pedro. Nag-offer ng nursing, first batch. Tumatanggap sila ng kahit ano, larga. Dito na sa nag-second sem sa batch. And then, after 1 year, after nung second sem doon, so summer pa lang nagano na ako na mag-take ng entrance exam sa Davao Duc. Doon sa Davao Duc, hindi dibdiban yung pagka-entrance exam na yun kasi ito nga yung ano eh, yung one heart ko sa San Pedro Sibdo ng Kapayan. Ano yung connection doon sa Davao Duc? Yung working nila doon sa mga matro mismo, doon sa apartment ng mga matro. Kalimutan ko yung pangalan na yun. Kung sabo ano doon? Kahit mali yung answer ko doon, check mo ha. Ano, pumasa ko ng Davao Duc entrance exam. Nakapasok ko ng Davao Duc entrance exam. Ngayon, ang problema, parang wala mo ng problema nun. Kasi na-shoot ako ng physical therapy sa Davao Duc hindi nursing eh. Ako, may mga kaklase ko na nag-shift ng nursing ng physical therapy. And then that time, college 19, ano yun eh, siyempre mga 1992 ata o 1992, mga 1991, 1992, diba? Yun yung pagsikat ng physical therapy. Kasi nga bago, sikat in demand daw. Eh, physical therapy kami yung mga katropa ko. Doon na. 2 years ako sa Davao Duc physical therapy. So, irregular yun kasi yung ibang subjects hindi naman na-credited sa PT curriculum. May mga na-classmate ako mag-post yun. Ayan, physical therapy.
siyempre, napabarkada. Alam nyo na. Sa Rabado, pwede lang. Kahit pagsak-pagsak ka doon. Patay. Pwede mo kunin ulo yung subject. Nagiro mo yung chemistry yung team 1. Tatlong beses ko ata kinuha. Ano? Oh. Ikaw nga. Team 1. Dyan sa Davao. Oh, tayos hanggang sa... Hindi ko alam paano ko nalipat ng after ng Davodok, nalipat ako ng Osamis mga doon sa Medina College. Ay, nag-implement na sila ng ano? Mga no-break, no-break doon. Oo. Ito, mga ganito, biglang tatawid mo. Nag-implement sila ng no-break doon. 75 wata talaga yun, no? Eh, nag-70 na naman ako, 69 na. At doon na, 2 years, nalipat na ako sa Medina College, Osama City. So, nasayang ko yung 2 years na ako. So, pagdating sa Medina, bagong kurso na naman! Occupational therapy! Oo. Tapos, mga kasamahan ko, marami yun, mga taga-Davodok nun. Kapon lahat sa Medina. Marami kami nun, taga-Davodok, pumunta ng Osamis. Kasabayan ko na dun yung Kawan Heart talaga. Si Brad Sergeant Faye. Tapos na ngayon. Ano sa Medina, pagtingin daw sa curriculum. Oh. Hindi, tinanong muna pala namin yung ano, producer. Ang anong diferensya ng ano, PT at saka OT. Ay, litra lang doon. P o chap. Ay, Travis. Tingnan ko yung, ano, yung curriculum, ano, mga subject. Ay, pare-pare yung mga subject sa minors. Yung sa major lang nagkaiba. Siyempre, OT. OT1, OT2. Sa PT naman, PT1, PT2. sabi ni Serge, OT tayo. Postbox. Pioneering. Ayun na, pioneering na naman. OT na nga. Eh, ang course na yan, 6 years yan eh. Ka 5 years. Doon sa Osamis, alam nyo na, anong meron daw? Doon ako tumagal na naman. Alaga yung 5 years course na yan. Tinapos ko rin ng 5 years. So, kumbaga, i-press ako ng eskola ng analogs. College, ha? At paano yung nakatapos may diploma? May mga pros and cons. Ano yun? Yung pagiging successful in life, hindi naman talaga sa kurso-kurso, no? Sa mga natapos mo. Bata lamang pa rin yung ano, may hawak ka na diploma na nang siyempre sa ibang pag-apply mo, kailangan yun eh. Pero kung paano ka naging successful sa buhay, hindi yun ang labanan. Bakit nga ba? Ano ba? Hindi naman natin lalahatin. Dito naman si Inmax. Marami naman mga professionals dyan na ano? No? Alam mo na. And then, marami din yumaman
sa negosyo. No, diskarte. Hindi lang basta negosyo, kundi diskarte din. No, sipag, taga at diskarte. Yan ang tips para masenso sa buhay. Kaya lang, isipin nyo ha, pag yumaman ko. Ano yung sabi ko kanina sa Bible verse? Maghirap makapasok sa langit kung hindi nyo bahagi sa iba yung mga blessings. Blessings yan, na yumaman ka, na ibahagi mo rin sa iba. Okay, so parang ako, ayun na, doon ako nag-upload sa Osamis. And then hindi ko rin na-apply yung para sa mga tapatch ko na tataka bakit mo ba si Bernie, upload naman yun, ba't hindi na-apply sa yung pag-iba occupational therapy niya? Ay, naniwala ko sa hindi ko bangunod sa intern ko pa lang doon sa dipolog may pinalakat ako na kila yung mga stroke patient. Ay, alam na ng mga teacher ko, alam na mga ano ba lang, favorito ko yung stroke na ito. Dito natin yung darong hinahina na tayo dito sa 60. Mga kamera na dito. May mga spotter na dito. Doon sa namin. So, hindi ko magamit yung kurso ko kasi yung nangyari mga loops. Intent pa lang ako nag disgrasya na. Nakabuntis na. Pasok ko naman sa pagkabuntis na may story din yun. Huwag na total nandito na yan na nga. So isa yung madaling sabi, nagkaroon na ako ng anak malods and then hindi ko na masikmo na aasa pa rin ako sa permits ko na pag-isa na ako. Pagbuhay ng anak ko, aasa pa rin ako sa Hermes ko. Kasi di ako, 8 years ako tinaral ng mother ko eh. So, nagsikap na ako ng gusto mo. So, intern pa ako, nagkaanak na. So, almost more pag-report ko, di kailangan na ng datas ng firstborn baby ko. Kaya no choice, hindi ko na nakakonsentrate ng mag-review. Hindi ko na naisip na mag-physical therapy. Kundi ang naisip ko nun, basta makatrabaho na. So, yun. Nag-apply na ako ng abroad. Dito ata yun, dito yun mga lods, bantangan tayo na dito, may mga spotter na dito. So nag-apply na lang ako ng abroad para kumita, may pang-suporta sa anak ko. So yun ang nangyari, ang abroad ko isa hindi related sa kurso ko. Nag-abroad ako ng South Korea. No? Biro mo, graduate ng occupational therapy tapos nag South Korea. Oh, ang income ko doon monthly noon nasa ano, minimum yun nasa 60,000 lang ang monthly. Tapos ang kontrata ng mga Korea na yan 2 years, naka 1 year mahigit lang din ako. Uwi ng Pinas and then
umpisa na sana ng mga kunting negosyo, pero hindi man maganda. At saka nagkaroon pa ulit ng second baby na buntis na naman. Yan na, ito ka dalawa yung anak ko ngayon eh. So kailangan ko naman kumita ng sapat para sa pamilya. Ito na sila, yun, oh, kita mo na mga ano, oh, ini ispa. Buti na lang hindi ako nag ano, 62, 63 lang. So nagtawan ako mga lods 2 years. Yung mga kasamaan ko sa Korea noon at sa Taiwan, shout out sa inyong lahat. Ito po ang inyong kasama noon sa Vietnam. Nagtawan ako noon 2 years. So ayun, then ano po yung ito, nasa ano na ako, checkpoint na. Eh, nagastusan natin ang todo yung pangangailangan ng pamilya, ng mga bata. Dito, bumalik sa kinapawan. So, same thing yung nangyari, 2 years. 2003 eh. 2 years, 5, 6, 7. Kaya natin ito. Bro, dapat ina lang magkuha ko passport rin nyo. Yeah. So yun na, na ano ba yung standby ko dito ng mga 3 years sa Kidapawan. Walang magandang income, si Mrs. lang nun ang nagka-income. Nakakuha ng opportunity na mag-abroad sa US. Natry ko rin yun habang nasa Maynila. Natry ko rin na mag-review, take sa isang talagang nag-submit din ako. Pumunta ako ng PRC. Hindi ko rin alam bakit doon, nung anong oras ako na-decide na pupunta ng PRC. Tapos nalaman ko to, deadline na, last day pa talaga. Oh, guys, na-traffic ako, hindi na ka, ano, kahit ng taxi na nga ako nun eh. Hindi na umabot sa, ano, umabot ako, 15 minutes bago mag-alasing mo. Oh, ay, pipil up ka pa. Wala na, hanggang pull up lang ako nun, hindi na natanggap yung phone ko. So, sabi ko, hindi talaga para sa akin siguro. Hindi rin siguro ako papasa. So, yun, the passport. So, doon tayo sa ano, nakapuha ko ng opportunity mag-abroad na pang US. As na, as a physical therapy, occupational therapy, but hotel jobs. Oh, magtaka na naman kayo kung ba't ako nakapasok ng hotel jobs sa H2B. Yung visa namin noon is H2B. 2008 ako nakaalis. Bali, October ako nag-umpisa nag-apply. 1 month lang, September pala. September, nag-submit ako ng requirements. And then, November 8, ako nakalipad pa US. So, yung mga requirements ko, puro magic yung loads, diskarte. Ha? Eh, biro mo, hotel jobs ang requirements nun. At least, 3 years minimum, 3 years hotel experience. Di gumawa ako ng mga diskarte kung sino yung mga hotel dyan o mga pwede nating mapagkuha na ng mga certificate. Ano? Oh, pinasalamatan ko talaga noon si Dr. Season. Kasi nabigyan niya ako ng certificate na nagtrabaho ko sa, di ba may lodge sila, oh, yung Silver Spoon Lodge.
So, sa Selfos Phone Lodge, ano yun? Nilagay ko doon, 5 years. Ha? Hindi lodge ang nakalagay doon, Selfos Phone 5-star hotel. Sa certificate ng Selfos Phone 5-star hotel. So, nakapagtaba ko doon ng 5 years. As a room attendant. Di sobra-sobra yung qualification ko. Tapos yung binago ko yung diploma ko kasi kailangan bago yun eh. Doon ako sa Recto. Sa nakapag ano ko yun sa Recto sa Manila. Ewan ko saan ko ba, saan ako nag-graduate noon. Sa Manila ako nag-graduate. Oh, nakakuha ko ng certificate ano. Nakakuha ko ng diploma. Graduate ng HRM ata yun. Basta iba na. Iba na yung pagkatao ni Enrib. Marami na ako mga certificate na kung saan saan. O di natanggap sa trabaho, tumawag yung kano. So you've been working 5 years in a Selfos Phone, blah blah blah. Sabi ko, yes ma'am. Automatic hire. Largada agad. Original naman yung ano, original yung certificate, kaya hindi maano, hindi masilip. And then yung H2B mga load, sa kaalaman nyo, working visa yan na papasok sa US. So pagdating doon, nakuha ko ng meron tong tinatawag namin na social security. Dito din parang ganun din sa atin, SSS din. Pero ang kagandahan doon, pag may social security ka doon sa US, ay para kang ano, para ka na rin citizen doon kasi dami mong ano pwedeng ma-applyan, tsaka benefits ganun, privilege. So pag apply ka ng credit card sa bangko, kapag trabaho ka ng mga pagtrabaho ka sa ng legit, no, may tax deductions kasi yun ang importante, at least makabayad ka ng tax 14 years dun eh. Are, naga-hotel job ko, yung mga trabaho sa hotel, kala nyo, kuha ko yan. Naging, pero hindi, nasa magaan lang yung sa akin, nung una, kasi na-assign ako ng laundry. Ha, taga-pulo lang, no? Taga-tupo lang, yung ano. Yung mga delay, gano'n. Tapos machine naman yan eh. Tinututok ng machine, kakamada mo na lang sa ano, karton. Taka deliver. Kasi pinagamit na ako nung umpisa, nilagay nila ako sa housekeeping, eh nabagalan sila sa akin. Medyo ano ako nun, chubby-chubby, di ba? Nagagalan sila sa kilos ko. Baka si Don Lodge, kailangan tapusin mo yan. Halimbawa, mga 13 rooms, tapusin mo yan isang araw. Kaya nilipat nila ako sa, ano, nilipat nila ako sa laundry. At saka yung room service, taga-tip nung, dapat kasaray na yun. Pag nasa laundry ka, ikaw na mag-deliver ng mga towel, ng mga request, gano'n. Siyempre, pagbukas mo ng room, andun yung guest, mga mapuputi, magaganda, buisit na guest na yun. May guest ako doon, one time, share ko sa inyo, ha, yung kagandahan lang ng sa hotel service na yun. Bago pa lang ako nun, doon sa Amerika, temptation na. Ay, biro nyo! Gusto nyo magpa-laundry? Taka sa Florida yun eh. Tapos taga New York yung guest.
nagbakasyon ng Florida, bata pa siguro na sa that time 20 something lang, wala pang 30s. Gusto niya magpa-London. Tanong, pwede ba tayo pa-London yung itnaps niya? Wala, sabi ko, ma'am. Okay, doon ba naman tinanggal sa harap ko? Visit, pinasok sa cellophane na binigay ko. Wala eh. Sabi ko, ano kaya to? Ito na kayo yung nasa movie. Na sinisidyos ka. Ah, hindi ko pinatulan kasi bago pala ako sa Amerika noon. Baka mapauwi ako. Delikado. Takot na takot. Wala. Good boy. So, yun. Doon sa Florida. Kasi ang sa 6 months lang eh. Ang kontrata ng ano namin. Pero renewable yun. Yung sa visa. 6 months kasi season yan eh. Kung winter, dito ka na lugar. Kung summer, doon ka na lugar. Kasi mga kailangan, lalo na sa mga summer, yun doon ka sa mga estate na summer talaga. Doon ka na yung mga manpower sa hotel kasi nandun maraming mga guests niya, di ba? Magsasama sila. So, after ng Florida, nalipat pa rin Massachusetts. Mga guest house doon, yun ang tinitira namin, laki ng tips, ano? 6 months din ako sa Massachusetts. Shoutout nga pala sa kasama ko sa Massachusetts dati, si Isagane Dicano, Gans, kung nakikita mo pa to, si Vic Masne, parang Vic, and then si Ronald, kasama ko si parang Ronald, sorry, parikoy, tawag ko dito, Ronald. Romuald Adona, hindi Ronald. Matanda na, sorry, parikoy. Romuald. Alam ko, makikita mo to kasi friend tayo sa Facebook pa dati. So, ngayon, 6 months kami doon sa Massachusetts. Pagkasama ko ba, kinatawin niyo si Margie, Junior. Kinatawin yan. Sa Massachusetts parts, shout out parts. So yun nga, 6 months kami sa Massachusetts. And then ang rate namin kasi noon, mga roots, nasa ano lang yan, nasa $8 pa yun noon, $8 per hour. So doon yung hotel na yun, doon sa Massachusetts, naka $12 kami. Yung sa Florida, $8. Ayun, pag naghanap kami ng panibago, ganun ang bigayan. Yun lang malaki doon, yung $12 sa Cape Cod. Yung naghanap kami ng panibago, $8 pa rin, babalik sa $8. So, nakakatamad. From $12, babalik ka ng $8. Tapos yung mga expenses mo pa. Kasi sa amin yung apartment yan eh. Mga hotel, pagkain, yung hotel, apartment pa lang. Yung apartment, so, gastos na namin yan. So, nag-decide na kami yung tropa, yung tatalon. Kumbaga, hindi na kami magre-renew sa agency. Kumbaga, pupunta lang kami kung saan namin gusto. Kaya nag-decide kami na malapit naman yung Massachusetts sa New York. So, mag-New York na lang kami at doon magtatrabaho ng kahit ano, caregiving, blah, blah, blah. So yun ang naging decision ng tropa. Maliban doon sa dalawa, talagang tinuloy nila yung hotel jobs kasi ayaw nila, kumbaga, ma-out of place, kumbaga ba, baga mawala na ng document. So nagtuloy sila sa hotel jobs. Ako naman, kami naman, si Romuald, si Vic, si Gani, si Margie, nagpa-New York kami. Para yun ang usapan, may nakausap kami na mag-alaga ng matanda.
So pagdating ng New York, siguro mga 1 week lang. Yung iba nakatrabaho, iba hindi. Tagal nakatrabaho, tagal na standby. Si Vic nag-decide na lang na umuwi na ng Pinas. Ngayon si kasamang ko si Gani at si Romuald hindi kasi makakuha ng trabaho sa New York. At wala na rin maraming trabaho nun eh. Kaya lang less pa yung contact namin. Nakilala namin na medyo hindi pa masyadong maraming contacts ba. Ako nga hindi naman na kagiling yung unang trabaho sa New York eh. BP gas station. Ano? Sa gas station ako nagtrabaho. So ipamanis mo sa akin yung gas station na yan. Alam ko paano takbong yan. Kasi kalaunan naging manager din ako ng gas station. After 2 years ako sa gas station eh. After mga 1 year ako sa ano eh. 1 year ako sa S80. And then another 1 year doon. 1 year may get o. Oh. After 2 years may get ako sa gas station. At least manager. Manager ng gas station. Ikaw lang naman ang taga-utos. Pero malaking kita sa gas station ha. Alam nyo lang. Kasi sa gas station meron yung convenience store. Diba? Tapos yung convenience store meron yung loto. Yung loto machine na yan, patindutin mo ko yan, buta, wala pang 10 seconds, lalabas na yung ticket na ito maya ka pa ng mga 10 numero. Expert na pa dyan mga lods yung sa loto na yan. Pak-pak-pak! Mayroon mga squat score dyan. Malakas tip naman doon, kasi alam mo bakit? Alam mo, pag may bumili ng tickets, cash card. Yung iba, bili lang yan ng bili. Hindi naman ano. Hindi naman alam kung anong magandang card. At wala lang nakakalam kung anong magandang card. Pero, yung nagbebenta, alam ko kung saan yung mas susunod na probable na magkaroon ng panalo. Kasi ano ba, isang roll yun ng card, di ba? Yung iba, palagay natin, yung pangalan, take 5. So yung may customer na bumili ngayon, 10 take 5 pack, scratch na scratch, wala. Kasi yung card naman, yung sequence niyan, after na mga, siguro, mataas na yung 20 na card, ano, 20 na sequence. Yung pang 21 yan, 21, 22, sigurado yan, panalo na card yan. Yung mga card na yan, tagwa $1 lang doon. Paano yung mga mamahalin na card? Yung mamahalin na card, pinakamahaba na yung dumalas nun. Mga 15. Yung mga pang 16 na yan, pang 17, sigurado may laman yan. So halimbawa, $10 card, yung mga laman yan, nakakalama, uy, may ano. Nakakalama ng 200, 300, 500, ganun. Tapos, siyempre, magtatanong sila, buddy, which one is a good one now? Siyempre, kung alam mo na hindi makunat, ibigay mo sa kanya yung magandang card. So, binibigay ko yung mga magandang card. Kasi kami, bawal kaming maglaro. Nakakamera yan, once na makita ka, tiwas. Alam mo, kahit na alam mo na itong last 2 cards na ito, siguradong panalo ito, hindi mo pwedeng bilhin yun na ikaw na taga-benta. Kasi makita ni boss, wala na. Doon pa naman, walang warning-warning, si Santi agad. So, pagtanong ng customer, buddy, which one is the good one now? Dibigay mo agad yung winning card na probable. Pag natalo yung nabigay mo, try another one, buddy. So, pag nag-try ulit siya, di nanalo. Tapos nakagastos lang siya ng 20, nanalo ng 500. Minsan di may tip ka na ng mga 20. 20, 50, ganun. Hindi lang yun, pati sa mga tumatayan ng numbers, yung 3 digits and 4 digits. Kasi ang 3 digits doon ng $1, ang panalo na is 500. Pag straight ha,
Ngayon pag na-rumble 80, depende sa ano, pag doble yung numero 5x4 ganun. Oh, 160 ganun. $160. Eh ngayon, may mga customer ko nananalo ng mga 4 numbers. Eh yung 4 numbers ang $1 nun, pag straight ang panalo nun is $5,000 ba yun? Oo. So $5,000 minus tax. Sorry, laking tip dun. Nakapatama ako ng ano, may tumama ng $19,000. Ay, kinabukasan after niya nakuha yung premium, bumalik sa tindahan, binigyan ako ng $460. No. Kita mo yung mga tips niyan doon. Laging mga tips na doon sa gas station. So, yun na nga. Hindi ako nagtagal doon sa gas station na yun kasi binenta din ng amo ko. Tsaka magulo din yun, yung lugar na yan, yung Brooklyn. Diyan, 1 year ako mahigit dyan sa Flatbush. Kung ano nyo, Brooklyn. Flatbush Avenue I&H. So, tabi ng Macy's. May BP gas station dyan dati. So, ako nag-manage dyan. Tapos, delikado pa. Pag sa gabi, mga hold-upan, ganun. Tapos, ang tatapang pa ng mga tao dyan, yung mga itim. Walang araw na hindi ka magmumura dyan. Kaya puro mura ang mabanggit mo dyan. Mga Jamaican. Oh, ang mura ng Jamaican ay ito yung mga lodge. Pag sinabi yung PI, di ba? Yung PI sa atin, putang na. Sa kanila yung bamba clot, blood clot. Yung mga ganun. Nagmumura yung blood clot. Oh, so laging awa yung minsan naabot ko doon. Mandaraya pa yung iba, nagbibigay ng mga fake $20, fake $100, yung mga fake money. Ay, sus, kabisado ko yun. Wala, hawak-hawak ko yung mga pera na yun. Fake money nun. Grabe yung gumawa ng fake money yung mga ano, Nigerian. Biro nyo yung mga lodge, yung $5, magiging $100 yun. Ang ginagawa nila, parang binibleach na. Dali! Binibleach nila yung $5. Tapos i-reprint ng $100. Sa bleaching kasi, 'di ba yung pera mayroong mga marker 'yan. Oh, sa bleaching kasi siyempre yung parang balahibo, yung palaman hindi nawawala eh. So siyempre pagtingin mo sa machine, andun pa rin. Pero hindi yung ano ng machine, yung count ng machine, makaka-count niya ng $100 rin, ganun. Pero pag inano mo sa mga aninag, makikita mo yung parang 5, gano'n. So, yun ang buhay ko doon mga lads. After ng gas station, doon ako nag-umpisa ng mag-alaga ng matanda. 2013 yun. 2013 onwards hanggang umuwi ako 2020, matanda yung inaanagaan ko. Kahit anong ano dyan sa mga matanda yan, sa matanda doon magandang kitaan, malakihan. Anyways, dito na tayo sa Bawa pala oh. Matina, welcome to Matina. Ang punta ko ay SM. Tuloy pwedeng lumikota doon sa ano, hindi ko lang alam kasi yan, dito na ako sa highway talaga dumaan. Pwede naman ay liko, pero mas maganda na yung alam na daan. Hindi naman tayo maliligaw doon, pero kaabot na tayo ng Matina, kunto-kunto lang.
Yung mga kabataan, ano, mag-aral lang mabuti. Yun ang lagi sabi. Hindi naman ano, importante marunong dumiskarte para lang makasurvive, no, sa mundong ito. Haba na yung kwento ko yan. Hindi ko na isip na makwento ko lahat yun, oh. Ah, sa mga nabanggit ko, shout out ah sa inyo. Ah, mga mayroon pa ba akong idagdag sa kwento ko sa ngayon? Sa present status? Haha. Okay, mga Marites, ano, ikwento ko na ba? Eh, alam nyo na yan, kayo naman. Teka, saka na yung kwento-kwento, masikip yung daan. Ganap po na ako ng saan tayo makapwedeng singit. Naihi na rin ako. Gusto ko na makarating ng mall. Kuita dito pa ako naihi sa ano, sa city. Pwede nang lumiko dito ako, siguro. Siguro ah. Talagang doon ang likuan ko. Iba talaga itong... Kung naka-live ko, tanong ko, ko, pwede lumiko dito ko, no? Sure yan, may lusot yan. So, kanina pa, pwede lumiko. Kwento ka lang ng kwento kasi. Eh, hindi ka nakaliko. Dito katuloy dumaan talaga sa highway. Yan, Max. Tutuyo. Dito talaga liliko sa sa alam na daan. Alright mga lads, malapit na tayo sa SM. Okay pa yung battery ko, maabot pa yung from Kilapawan to Davao City. The life all went down in Massachusetts.
teleport to one place I have seen. Feel I'm going back to Massachusetts. Something telling me I must to go home. And the lights all there. I'm going back to Massachusetts, Nina. Dito na tayo sa Pinas, motor-motor ka na lang, magbintak na lang ng sardinas. Dino, sir! Ah, pika, sir! Pika, sir! Ah, ako ba? Ah. Kita mo? Hindi ko pa alam kung saan papasok yung motor dito. Bawal pala doon ng motor. Woo! Ngano ka man doy. Dito pala ang motor. Ang lods naiihilang ako. Well, lods, thank you for watching. Thank you at sinamahan nyo ako sa biyaheng ito. Sana nag-enjoy ko sa magandang tanawin sa daan at sa mga kwento-kwento ko. Uy, sa mga bata dumiritso na doon. Wala, wala tayong pagandang pwesto kundi dito sa malayo.